Ang Greed Island ang pinaka-rare na video game sa buong mundo at inilabas noong 1987. Samantala, si Gontrix naman ay ipinanganak noong 1987 mula sa kanyang ama at ina. Maliban na lang kung may kakaiba, ngayon tayo ay mag-uusisa ng isa sa mga pinakamalalim na misteryo sa Hunter x Hunter. Ang misteryong ito ay may kinalaman sa nawawalang ina ni Gon, o marahil ay sa kakulangan nito. At yan ang tatalakayin natin sa video na ito, mga ka-Hunter. Pag-aaralan natin ang teorya na hindi talaga umiral ang nanay ni Gon at si Jinkrix ang lumikha kay Gon gamit ang special na card mula sa Greed Island. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na i-like at i-follow ang ating FB page. Kalimbangin mo na din yung notification bell para updated ka sa mga future upload natin. I-share ang ating videos para sa mas madami pang anime content na ating aanalisahin. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, mga ka-Hunter. Habang wala si Jing sa buhay ni Gon at habang si Gon ay patuloy sa paghahanap kay Jing, may isang tanong na palaging bumabagabag. Sino nga ba ang ina ni Gon? Maraming teorya tungkol sa misteryong ito. May mga nagsasabing ang ina ni Gon ay mula sa Dark Continent, habang ang iba naman ay naniniwala na siya ay isang simpleng hindi gaanong mahalagang babae sa istorya. Mayroon pang ang isang kakaibang teorya na nagsasabing si Paris Stonehill ang ina ni Gon at ang kanilang alita ni Jing ay isang alitang mag-asawa. Iiwanan natin ang mga teoryang ito at tutuon tayo sa kasagutan na matagal nang nakatago sa loob ng serye ng mahigit isang dekada. Dahil sa pagiging kakaiba ni Jinkrix, hindi nagkaroon ng pagkakataon ang ina ni Gon na maging isang ina dahil siya ay hindi talaga umiral. Ang susi sa misteryong ito ay matatagpuan sa Greed Island, isang digital na laro na inulunsad sa serye. Sa unay, iniisip ng lahat na isa lamang itong ordinaryong video game. Subalit mas naging malinaw na ito ay isang tunay na buhay na laro na gumaganap sa isang totoong isla na pinapatakbo sa pamamagitan ng komplikadong sistema ng mga Nen Bows at mga restriction. Ang Greed Island ay isang larangan ng Nen kung saan ang mga manlalaro ay maaaring gawin ang halos anumang bagay gamit ang mga card basta't sila ay may mga kinakailangang card. Ang Greed Island ay may tatlong pangunahing uri ng mga card, ang mga restricted cards, unrestricted cards, at spell cards. Bagaman ang kwento ay pangunahing tumutukoy sa mga spell cards, mahalaga pa rin na maunawaan ang mga kahalagahan ng mga restricted cards. Ang mga restricted cards na ito ay nagbibigay ng mga kahanga-hanga kapangyarihan na maaaring makipagsabayan o higitan pa ang mga Nen abilities ng mga karakter sa Hunter x Hunter. Gayunpaman, kailangan ng mga manlalaro ang lahat ng 99 cards na ito para makompleto ang laro, kaya't bihira itong ginagamit. Ang kasagutan sa misteryo ng ina ni Gon ay matatagpuan sa mga restricted cards na ito. Isa sa mga cards na ito ang Pregnancy Stone. Ito ay may kakayahan na gawing buntis ang isang tao kahit na ikaw pa ay isang biological na lalaki. Ginamit ito ni Jing upang isilang si Gon noong taong 1987, ang taon din kung kailan inilabas ang Greed Island. Bagamat tila nakakatawa ito, isa itong maaring senaryo kung titingnan natin ang konsepto ng Nen at life energy sa serye. Ngunit hindi nagtatapos sa pagsilang ang proseso. Si Jing ay may isang card na tinatawag na Hormone Cookies na pansamantalang nagbabago sa kasarian ng gumagamit. Sa pamamagitan ng pagkain ng mga cookies na ito, maaaring maisakatuparan ni Jing ang buong proseso ng pagbubuntis. Pagkatapos, ginamit niya ang ikatlong card, ang Panda Maid, isang nilalang na maaaring mag-alaga ng mga sanggol na tao. Ito sana ang mag-aalaga kay Gontrix habang naglalakwatsa ang kanyang ama. Naghahunting itong si Jinkrix, ngunit may nangyaring hindi inaasahan at ang nilalang ay naging isang stop toy kalaunan. Ito marahil ang ilan sa pagkakamali o bug sa larong Greed Island na ginawa niya. Mahalaga maunawaan na bago ilabas ang larong Greed Island, kailangan subukan ng mga developer ang lahat ng card. Kaya't ang plano ni Jing na palakihin si Gon gamit ang Panda Maid ay hindi naging maayos. Sa halip, napunta si Gon sa Whale Island kung saan si Mito ay naging kanyang tunay na ina. Ang kawalan ng interest ni Gon na alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang ina ay nagpapahiwatig na sa ilalim ng isang aspeto. Alam niya na si Mito ang kanyang tunay na ina, ngunit ang Panda Maid ay madalas pa ding gamitin ni Jing, lalong-lalo na kapag siya ay busy. Makikita ang ilang eksena
na lumalabas siya bilang isang panda sa kanilang Zodiac meeting. Bagamat tila labis na kakaiba ang teoryang ito, ito ay maaaring may kinalaman sa pagmamahal ni Togashi sa mga RPG na laro. Sa katunayan, noong 1987, isinulat niya ang isang maikling kwento na may pamagat na Thunder Birthday Present, kung saan isinasaylaysay ang kwento ng isang estudyanteng nagbigay buhay sa kanyang paboritong RPG kasama ang kanyang mad scientist na ama. At heto na naman tayo sa taong 1987. Sa parehong taon din, isinilang si Gon, at ang taon na inilabas ang Greed Island ay 1987 rin. Bukod dito, sa Level E, binuo ni Togashi ang isang buong mundo kung saan ang mga estudyante ng paaralang elementarya ay napadpad sa isang planeta ng mga dayuhan na may buhay na eksaktong katulad ng isang RPG sa estilo ng Final Fantasy, at si Togashi ay kilala rin sa kanyang kasikatan sa paglalaro ng Dragon Quest. Ngunit mas malapit sa puso ni Togashi ang mga larong video kaysa sa anumang ibang tema na ginamit niya sa kanyang mga gawaing sining. Kaya't ang ideya na ang pangunahing tauhan niya ay literal na isinilang mula sa isang laro ay maaaring labis na hindi katanggap-tanggap para sa karaniwang may akda ng shonen. Ngunit pagdating kay Togashi ay isa itong mga bagay na tila may kabuluhan, lalo na't habang nagpapatuloy ang Hunter x Hunter. Ang paksang ito ay kinakailangan pa ng mas madami pang diskusyon. Kaya't kung nais ninyong gumawa pa ako ng pangalawang video patungkol dito, ay huwag mag-atubiling i-comment yan sa ibaba. Maraming salamat sa mga ka-hunter nating umabot sa dulo ng ating video. Sama-sama ulit tayo sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito, at tandaan, laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.